Ika-22 ng Mayo, Miyerkules, sa 5 linggo ng Pasko ng Pagkabuhay. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang totoong puno ng ubas at ang Ama ko ang magsasaka. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga sa akin at pinupungusan naman niya't nililinisan ang bawat namumunga upang higit pang mamunga. Malinis na kayo dahil sa wikang binigkas ko sa inyo. Manatili kayo sa akin, ako naman sa inyo. Hindi makapamumunga ang sanga mula sa ganang sarili, malibang manatili ito sa puno ng ubas. Gayon din naman, hindi kayo makapamumunga malibang manatili kayo sa akin. Ako ang punong ubas. Kayo ang mga sanga. Kung may nananatili sa akin at ako naman sa kanya, namumunga siya ng sagana. Ngunit kung hiwalay sa akin, ay hindi ninyo kayang gumawa ng anuman. Kung may di nananatili sa akin, itatapon siya sa labas, gaya ng sangang natuyo na tinitipon at iginagatong sa apoy at nagliliyab. Kung mananatili kayo sa akin at mananatili naman sa inyo ang aking mga salita, hilingin ninyo ang anumang loobin ninyo at gagawin ko para sa inyo. Sa ganito pararangalan ang aking Ama. Kapag namunga kayo ng sagana at naging mga alagad ko." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa, kung may nananatili sa akin at ako naman sa kanya, namumunga siya ng sagana. Ngunit kung hiwalay sa akin ay hindi ninyo kayang gumawa ng anuman. Inihahalin tulad ni Jesus ang kanyang sarili sa puno ng ubas upang ilarawan ang dapat na kaugnayan natin sa kanya. Mahalaga na ang bawat isa ay laging nakakabit o nakaugnay sa kanya. Sinasabi ni Jesus sa Ebanghelyo na ang nananatili sa kanya ay mamumunga ng sagana. Kaya nga, napakahalaga na tunay na pagsikapang mabuti ng isang tao na manatili sa Panginoong Hesus sapagkat nasa Panginoon lang ang tunay na kaganapan ng buhay. Nasa Kanya ang kahulugan ng pang-araw-araw na pag-iral sa mundong ito. Pagsasagawa, masasabi mo bang nakaugnay ka kay Kristo? Bakit? Ano ang ibinubunga nito? Manatili nawa tayo sa Panginoon sapagkat tanging sa pamamagitan niya lamang mamumunga ng masagana ang bawat isa.